Human rights lawyer Chel Jokno is seeking a seat in Congress. He's now on the line to talk to us more about that. Good morning, attorney. Thank you for joining us. Good morning. Thank you for having me. Yeah, yes, go ahead. Ah, yeah. O, tanong lang po namin, attorney, na, no? Ano po ba yung naging deciding factor? Bakit po from yung unang decision po natin na tumakbo bilang senador ay ngayon sa party list na lang po? At sino po ba yung lumapit sa akbayan? Kayo po ba? Or it's the other way around? Actually po, dati po namin pinag-isipan kung ano yung magandang daan para tayo makapag-isod na bilang mababata. Mm-hmm. Pero itong pagkakataon na sakbayan ay nangyari lang dahil nagkaroon nga ng proklamasyon. Ito lang nakaraang linggo, si Sendanya. Mm-hmm. Kung hindi na proclaim ang sakbayan, hindi sila makakapag takbo ng mga ng party list itong sa darating na 2025. Mm-hmm. Kaya nung napag-usapan namin kung ano bang kung ako ba open sa ganon, ay sabi ko bihira nang nangyayari yung ganitong klase ng opportunity para sa isang gusto maglingkod sa bayan. Yes, Attorney Chel, no, now that you're with yung Akbayan Party List nga, ano po ang nakikita niyo nga reforma na maaari niyong gawin together with this with the Akbayan group? And also, ano po ang long-term plan natin? Is this part of your plans as mentioned by Senator Lisa Ontiveros na preparing for 2028? Well, unang-una, ako ay nababahala at nagagalit sa mga nangyayari dito sa atin, lahat sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa issue ng edukasyon. Mm-hmm. Yan ang isang bagay na tingin ko crisis mode na dapat ang pamahalaan sa edukasyon dahil kitang-kita natin eh, nasa ibaba na yung mga mag-aaral natin sa mga international studies. At hindi lang yon. Sabi nila, 5 years behind ang mga students natin. By 2050, ang Pilipinas ang magiging pinakabatang ekonomiya sa buong ASEAN region, Southeast Asian region. Mm-hmm. So dapat ngayon pa lang pinaghahandaan na ng pamahalaan at inaalagaan ng pamahalaan ng ating kabataan. Hindi lang po edukasyon yan. Nandiyan yung nutrition, yung healthcare, kasi kakakabit-kabit naman yung mga issue na yan. Kaya yan ang isang issue na gusto kong dalhin sa Kongreso, maako sakali. At yung isa pa siyempre, yung problema natin sa pananagutan na tayo ay kulang na kulang pagdating sa pagpaparusa sa mga nakakasala. Lalo-lalo na yung lumalabas sa Quadcom, yung mga EJK. That's right. So naman, ang gusto kong mangyari, magkaroon tayo ng PNP Discipline Act na iilabas sa PNP ang pagdisiplina sa mga miyembro ng pulis. Ibalik natin sa kamay ng Civil Service Commission. I'd like to touch upon that, Attorney Chel. No? Na-mention ni Senator Bato na, and Senator Ping Lacson also, na possibly ihiwalay na lang ang internal affairs from the head of the PNP into its own department or organization on its own. Ano po ang stand nyo dito? Definitely, dapat hiwalay at autonomous, independent ang internal affairs. Pero maliban po dyan, yung buong disciplinary system, kailangan alisin sa kamay ng PNP kasama na Napolcom. Dahil kita naman natin, wala naman napaparusahan. Mm-hmm. Yung isa pang bagay, kailangan din natin ng isang death recording and investigation law. Mm-hmm. Kasi ang dami rin na naging biktima ng EJK na hindi na na-identify yung mga bangkay nila. Dapat required po ng batas ang autopsy at ang pag-record ng identities ng lahat ng mga nasasawi sa ganyan mga sitwasyon. Recently po, attorney, ano, nakikilala po kayo dahil po sa mga legal advice po ninyo sa TikTok. Siyempre, marami pong gustong magtanong kung kayo po ay ipagpapatuloy nyo pa rin po ba yung mga legal advices sa TikTok and of course, yung pagiging chairperson ng Free Legal Assistance Group or FLAG. Hanggat maaari po, ako ay tuloy-tuloy na magbibigay ng mga libreng pagpapaliwanag at kung maaari, pati pagtutulong. Pero siyempre, ikukonsulta ko rin yan sa aking election lawyer kung hanggang kailan na pwede gawin yan. Meron po kayo isang tanong, sorry? No, go ahead po. Ayun, at yun naman sa pagbibigay ng sa pagpupunta sa TikTok at sa mga ibang social media platforms, nakita ko kasi na may malaking pangangailangan ng taong bayan.
Wala silang kaalaman tungkol sa batas, hindi nila alam na marami pala silang pwedeng gawin na hindi naman kailangan na abogado, ang kailangan lang ay impormasyon. Mm-hmm. Kaya yun yung nakita kong pangangailangan pwede po natin paglingkuran. And of course, syempre, ito po yung mga tanong na gusto rin po malaman na how confident are you po na makakasecure tayo ng seat sa Congress? Well, ang target po namin, hindi lang isa. Ang gusto po natin, tatlo ang uupo na galing sa Bayan Party List. Para mangyari yan, ang pang numbers niyan is something like over 1 or 1.2 million votes. But doon po sa huling election, nung ako'y tumakbo sa Senado, ay nakatanggap po tayo ng more than 10 million votes. Lalo na kung ipagsasama natin yung makinarya at lahat ng mga kabahagi at kasabi ng akbayan, sa tingin ko, may malaki kami tsansa na makakaupo ng tatlong representative. When was the last time po na nakapag-usap po kayo nila Senator Laila De Lima, na ngayon din po ay kakandidato bilang representative po sa party list po nilang mamamayang liberal? Nung isang linggo lang, magkasama kami sa Santa Blado sa isang event. Yes. Yeah. Alright, sige, maraming salamat po sa inyong oras and we hope to catch you again here on our show. But for the meantime, maraming salamat po sa inyo, Attorney Chel Jocno. Maraming salamat din po. Thank you.